Okay, so hello, what's up mga sukay? Welcome back sa channel ko at sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala. Ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor at isa ring tech enthusiast. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kayo magre-record ng inyong PowerPoint presentation gamit ang isang powerful screen recording application na libre. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa, ito na yon. So, pasok na! So, ano nga ba yung gagamitin natin? So, first, kailangan natin ng isang application para makapag-screen record tayo. So, ang gagamitin natin dito ay OBS Studio. So, first, ipapakita ko muna sa inyo kung paano tayo mag-i-install nung application na yon. This is a free software. So, wala kayong babayaran dahil tayong mga Pinoy, mahilig sa libre. So, first, click natin tong browser. Open new tab. And then, type in OBS Studio. Ito, meron na. OBS Studio. Click natin ito. At magpa-pop up sa inyo ang website ng OBS. Ibig sabihin ng OBS, Open Broadcaster Software. This is an open source software. Ibig sabihin, libre. And then, simple lang, click nyo lang kung ano yung OS ng iyong laptop. So, kung Windows, i-click nyo to. Then, automatic, magda-download na siya. Then, pagka-download, install. Kaparehas lang to ng installation process ng kahit na anong software. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi meron na ako naka-install sa aking laptop. Let me give you a quick tour on the OBS Studio. So, ito yun. So, after downloading your OBS Studio, ito yung makikita ninyo. Very simple lamang na makikita ninyo. So, let's start. So, magkaroon tayo ng quick tour dito sa ating OBS Studio. Sabay na rin natin yung pagsaset up ng ating OBS Studio para makapag-screen record tayo ng ating PowerPoint. In screen recording, ang gusto nating i-record ay yung ating PowerPoint, pangalawa yung boses natin, at minsan optional na lang yung video. Merong iba't ibang parts itong ating OBS Studio. Simulan natin dito sa scene. So, itong scene na window, ano ba yung dapat na nakalagay sa scene? Ang tanong na dapat mong masagot dito sa scene ay, ano ba yung gusto mong ipakita? Ano ba yung gusto mong ma-capture? Ano ba yung gusto mong i-present? Since we want to record a PowerPoint presentation using the OBS, so ang scene natin dito ay yung PowerPoint. Gusto nating ma-record yung PowerPoint, gusto nating ma-record yung boses natin, at optional, kung gusto nating ma-record yung ating video, yung ating mukha habang nagdi-discuss, pwede rin naman. So, to add a scene, magkiklik lang tayo dito ng plus. Then, pwede mong pangalanan yung scene na yon. Halimbawa, PowerPoint presentation. Yan, then click OK. So, meron na tayong isang scene. Pwede ka pang magdagdag na iba pang scene. Kung gusto mo, halimbawa, nagpe-present ka ng PowerPoint, halimbawa, gusto ko kapag magdi-discuss ako, from PowerPoint, pupunta naman dun sa mukha ko para makikita ng estudyante na meron akong gustong i-point out na gusto kong i-discuss. Then, mag-add tayo. Pangalanan natin na self-camera. Oh, self-camera, yan. So, meron tayong dalawang scene. Yung isa, yung PowerPoint presentation. Yung pangalawa ay yung self-camera. PowerPoint presentation, yung pinipresent mo. Then, self-camera, yung gusto mo from PowerPoint, magsiswitch ka dun sa camera na nakatutok lang sa mukha mo, then pwede naman yun. Okay? Ngayon naman, magdako tayo sa sources window. So, ano ba yung sineset-up natin sa sources window? So, una, kung sa scene na window, dun natin sineset-up ang bawat scene, dito naman, sa sources window, iseset up natin kung ano yung dapat ma-capture sa bawat scene. So, pumili tayo ng isang scene. Let's say, yung PowerPoint presentation natin na scene. Ano ba yung dapat mong ma-capture sa scene na PowerPoint presentation? Of course, kailangan natin ng PowerPoint presentation. But before mo iset up kung ano yung dapat ma-capture, kailangan i-open mo muna yung iyong Microsoft PowerPoint. So, i-open muna natin siya. Kailangan yung ating PowerPoint presentation ay isang active window. Pag sinabing active window, hindi siya naka-minimize. Ito, kapag nag-minimize tayo ng window, hindi siya active window. So, next. So, meron tayong PowerPoint presentation, active no window. Kailangan natin siyang i-slide show. So, slide show natin siya. So, click natin yung slide show. Ayan.
So naka full screen view tayo dito. Okay? So ang kailangan lang natin, ipe-press natin sa keyboard natin yung ating Windows icon dito sa may bandang baba. Actually, ang gusto nating mangyari, lumabas yung taskbar para makabalik tayo sa OBS Studio. So click natin yung OBS Studio, ito na yon. And then tingnan natin yung PowerPoint presentation natin. May dalawang window, yung isa is slideshow, ito. Yung isa naman ay yung PowerPoint presentation lang na nakabukas. And then, isa-set up natin yung PowerPoint presentation natin na naka-slideshow. So, magra-right click tayo dito and then click add. Or, pwede rin naman na-click natin yung plus sign sa baba para makapag-add tayo ng window. So, meron dalawang paraan para makapture mo yung iyong PowerPoint presentation. Number one, kung gagamitin mo yung iyong display capture. Yung display capture ay ginagamit kapag gusto mong ipakita yung buong screen mo or kung meron kang gustong ipakitang proseso na gusto mong makita ng mga participant mo step by step, pwede mong gamitin yung display screen. Pwede yon. Pangalawa, ang isa pa natin pwedeng gamitin ay yung window capture. Kapag window capture, pipili ka lang ng isang particular na window na yun yung gusto mong i-present, yung gusto mong ma-capture dun sa scene natin na PowerPoint presentation. Now, in this case, ang gagamitin natin ay yung ating window capture. Kasi ang gusto lang natin na ma-capture habang tayo ay nagpe-present, nag-screen recording, ay yung PowerPoint presentation lang natin. So, i-click natin yung window capture. And then, pangalanin natin siya ng PowerPoint. Kasi ito yung PowerPoint presentation na gusto nating ma-capture. And then, we click OK. Kung naka-activate yung window, ito, take note ha, hindi lalabas yung window kung hindi active yung window na gusto mong i-present. Okay? So, kailangan mo muna gawin yung ginawa ko kanina na inactivate yung PowerPoint, tapos inactivate natin yung slideshow para makita mo dito sa screen na to yung ating PowerPoint na gustong i-present. Meron dito mga option sa window, click natin yung window. Meron dito mga option, yung mga naka-open na window, ito yung pwede nating piliin. Now, in this case, ang gusto nating mapili ay yung slideshow ng PowerPoint natin. So, dito tayo sa unahan. PowerPoint slideshow. Then, the rest, automatic. Pwede natin piliin itong match title, otherwise, find window of the same executable. So, click natin yan. And then, click OK. So, naset na natin yung ating PowerPoint. Ang susunod naman, so tapos na yung PowerPoint, makakapture na yung PowerPoint mo kapag ikaw ay nag-present. Ang susunod naman ay yung ating audio. So, tapos na yung PowerPoint natin. Ano pa yung gusto nating makapture dito sa PowerPoint presentation? Gusto nating makapture yung ating audio. So, kung mapapansin ninyo, move tayo dito sa pangatlong window, ito sa part na to, sa audio mixer. Sa audio mixer, makikita mo dito na may gumagalaw na mga lines. Makikita mo dito yung mga active microphone. Kung mapapansin ninyo, dalawa yung active na microphone. So, kasi meron ako ditong gamit na external microphone at yung isa ay yung default microphone ng inyong laptop. So, halimbawa, ang gusto mong ma-capture ay yung external microphone mo kasi pangit ang sound ng ating laptop. So, gusto natin meron tayong external microphone na gagamitin. So, kung gusto nating ma-record or ma-capture yung ating audio, maglalagay lang tayo dito ng audio input capture. And then, pangalanan natin external mic. Pipiliin natin dito kung ano yung external mic na gusto nating ma-record. Para ma-check natin kung ano yung microphone na gagamitin natin, itinutok yung aking microphone para makita ko kung ano yung microphone na pipiliin ko dito. So, in this case, yung tumutunog ay yung mic auxiliary 2. So, pipiliin ko yun. Yun yung gusto kong ma-record sa aking PowerPoint presentation. So, add existing, itas ito. Meron na tayong microphone. Ito, optional yung pangatlo. Kung gusto mong ma-record yung mukha mo habang nag-discuss, so, pwede rin naman. So, mag-a-add tayo ng video capture device. So, ito na yung pangatlong source natin. So, ito yung webcam natin. And then, pangalan na natin ang webcam. Then, okay natin. So, dalawa yung camera natin. Meron tayong HD cam. Ito yung camera na meron yung ating laptop. At yung pangalawa ay yung UVC HD camera. Yun naman yung ating external camera. And then, click OK. Pwede mong i-resize yung iyong camera. Pwede, depende kung saan mo gusto makita yung mukha mo. Pwede dito. Pwede rito sa kabila.
pwede sa gitna. Tapos minsan, gusto mo, hindi makita yung dalawang nasa side. Okay, itong mga makakalat dito sa likod ko. So, ang gagawin lang natin dito, click yung Alt. Tapos, i-move lang natin yung ating handles ng ating camera. And then, Alt. Yan. Para maging square yung ating camera. Medyo taas natin ng konti para makita yung... Yan. Pero kung gusto mo naka-widescreen yung nakikita, then pwede mo siyang ibalik sa ganun. So, meron na tayong camera, meron tayong audio, meron tayong video, meron na tayong PowerPoint. Ano pa yung kulang natin? So, dito naman tayo sa self camera. Mag-add tayo ng source. Kung mag-discuss tayo gamit yung camera natin, so gusto natin ay ang mare-record ay yung camera, kailangan natin ng source na camera, at kailangan natin ng audio. So, mag-add tayo ng video capture device. And then, choose lang natin yung existing ito. Yan. Kung may existing na, piliin na lang natin yun. Then, okay. So, yan yung gusto natin. Gusto natin naka-full screen, tapos nagpapaliwanag tayo. Okay? Then, kailangan din natin ng audio. So, pumili tayo ng source na audio. Audio input. Then, pumili lang tayo ng existing na. And then, okay. So, meron na tayong dalawang scene. So, yung una, PowerPoint presentation na nag-explain tayo. Pangalawa, yung self-camera na kapag natapos na tayo ng explanation sa PowerPoint, mag-switch tayo papunta dun sa self-camera, magpo-full screen na yung camera. So now, so tapos na tayo, meron tayong audio mixer, then ito yung part na scene transition, yan. Yung scene transition, so ito yung transition from PowerPoint to self-camera. Anong gusto mong type ng transition? So pwedeng fade, pwede rin naman na pag-click mo, mukha mo na kagad. Okay? So mas maganda yung smooth lang yung transition natin. So pipiliin natin yung fade. Okay? Now, dito na tayo sa last part, which is control. Sa control, meron tayo ditong start streaming, start recording, studio mode, settings, at exit. And then, subukan natin ayusin yung setting. So, click natin yung setting. Dito sa left side, makikita natin dito yung iba't ibang mga tabs. Itong OBS Studio ay napaka-powerful when it comes to its application. Napakarami pwedeng paggamitan. Pwede mo siyang gamitin sa live streaming, sa recording, etc. So, marami siyang pwedeng paggamitan. Pero ngayon, ang ipapakita ko lang sa inyo ay PowerPoint presentation lang, ng recording ng inyong PowerPoint presentation gamit ito. Ayan, so wala tayong babaguhin sa ating general. Then, dito tayo sa output. Saan mapupunta yung ating output? So, dito, napupunta siya sa videos. And then, recording format, pwedeng MKB, pwedeng MP4, depende sa inyo kung anong gusto ninyong file format. Ayan, sa video, pwede mong piliin kung ano yung gusto mong aspect ratio. So, 16:9 is the standard. Then, 30fps. So, okay na to. Then, hotkeys. Ayan. So, dito tayo gagamit ng mga shortcut. So, meron tayong iba't ibang mga scenes. Diba? Simulan natin dito sa recording. So, sa recording, start recording, gusto mo ay Q. Pag gusto mo na mag-start ng recording, Q yung pipindutin mo. And then, E para sa end ng recording. Ayan. So, okay na yan. Next, sa PowerPoint presentation, so, ito yun. Switch to scene. So, ano yung gusto mong i-click para mag-switch ka dun sa scene na yun? So, i-click natin yung 1. So, 1 yung gusto natin gawing scene, yung hotkey natin para dun sa PowerPoint presentation. Kasi mas maraming hotkey, mas nakakalito. So, mag-stick na lang muna tayo sa konti mo ng hotkey. Next, self-camera. Ano yung gusto mong shortcut key para dun sa self-camera. So, click natin yung 2. So, 1 para sa PowerPoint, 2 para dun sa camera. Ayan. So, okay na yun siguro yung setting natin. Then, okay natin. Ayan. So, na-save na natin lahat. Subukan na natin mag-record. Then, i-exit natin itong studio mode. Testingin ulit natin. Camera, self-camera. Tapos, PowerPoint. Self-camera, PowerPoint. Okay? Then, recall lang natin,
ito yung mga sinet natin na shortcut key. So, ay 1 para dun sa PowerPoint presentation ko, 2 para dun sa ating self camera. Then, susunod, meron tayong sinet na letter Q para dun sa start recording, letter E para sa end recording. Click natin, press natin sa keyboard yung letter Q. Makikita ninyo dito, magbabago siya, magiging start recording na siya. So, nagre-record na tayo. Then, we will switch now to our PowerPoint. Punta na tayo sa PowerPoint presentation natin, yung naka-slideshow. And then, we go on with our discussion. Parable of the pencil. Then, derecho. Let us pray first. Etc., etc. Ayan. So, let us see what you've got. This is an activity, blah, 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 blah. Kunwari, i-explain ko to, yung activity na to. Then, i-click ko yung aking camera, self-camera mode. So, ito yung ating activity, ganyan, 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 blah, 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 blah. And then, balik tayo sa PowerPoint, and then, discuss tayo, ito yung activity, blah, 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 blah. Tapos, another activity, watch out for the holes. Balik tayo sa camera. Then, mag-explain tayo. So, makikita natin na gagamitin natin yung ating pen. So, etc. And then, meron tayong graphic tablet dito na gagamitin para sa activity na to. Balik tayo sa PowerPoint. And then, we go on with our discussion. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. And then, gamitin natin yung pen natin. Yan. Then, you can also use this with your computation. Ayan, and then, kunwari mag-explain ulit tayo. So, balik tayo sa camera. Okay, so this is the activity, blah, 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 blah. And then, kunwari tapos na tayo sa lahat ng recording natin, then we press on keyboard our end presentation. So, i-click na natin yung letter E sa keyboard natin. Then, mag-stop na siya ng recording. Then, escape na natin to. And then, balik tayo sa OBS. Tingnan natin kung nag-end na. So, end na yung ating recording. And then, punta tayo sa ating videos. Dito na-store lahat ng ating mga nirecord. So, open natin to. Okay. So, nagre-record na tayo. Then, we will switch now to our PowerPoint. Punta na tayo sa PowerPoint presentation natin, yung naka-slideshow. And then, we go on with our discussion. Okay? So testing na natin. Parable of the pencil. Then, derecho. Let us pray first. Etc., etc. Ayan. So, let us see what you've got. This is an activity, blah, 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 blah. Kunwari, i-explain ko to, yung activity na to. Then, i-click ko yung aking camera, self-camera mode. So, ito yung ating activity, ganyan, 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 blah, 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 blah. And then, balik tayo sa PowerPoint. And then, discuss tayo. Ito yung activity, blah, 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 blah. Tapos, another activity, watch out for the holes. Balik tayo sa camera. Then, mag-explain tayo. So, makikita natin na gagamitin natin yung ating pen. So, etc. And then, meron tayong graphic tablet dito na gagamitin para sa activity na to. At yan. Then you can also use this with your computation. Ayan. And then kunwari mag-explain ulit tayo. So balik tayo sa camera. Okay, so this is the activity, blah 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 blah. And then kunwari tapos na tayo sa lahat ng recording natin, then we press on keyboard our end presentation. So i-click na natin yung letter E. So, siguro hanggang dun na lang. So, sana nakatulong sa inyo itong vlog na to. Maraming salamat sa inyo. At kung sa palagay nyo nakatulong sa inyo itong vlog na to, please give me a like. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko. At kung gusto mong mauna sa lahat ng mga i-upload ko, pakiclick na yung subscribe button. Tapos meron diyang notification bell, pakiclick na rin and then piliin mo yung all para ma-notify ka sa lahat ng aking mga bagong upload na siguradong makakatulong sa iyo sa iyong pagtuturo, lalo na dito sa ating new normal classroom. Okay, so muli, ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher na lagi nagsasabing, if you cannot change the world, at least make a difference. And this is my way of making a difference. Bye-bye!